Hi, Kanay Story! Magandang araw sa inyong lahat. Ako ay narito ngayon dahil gusto kong magbigay sa inyo ng sorpresa. Ayan, itong sorpresa na ito ay nakakapagbigay ng aliw, lalo na kapag nasa kalagitnaan ka ng takot, ng pangamba, lalo na kapag ikaw ay nagbibiyahing mag-isa, pagkatapos ang iyong dinadaanan ay nakakatakot, halimbawa bangin o sa isang sigsag na kung saan nag-iisa ka lang doon na nagbibiyahe, walang, kumbaga, yung daanan na yun ay bulagaan dahil hindi mo alam kung may kasalubong ka kasi sigsag eh. So, nakamotor lang ako noon. So, pupunta ako sa trabaho ko that was 2001 up to 2005 kasi nagtuturo ako noon sa isang barangay doon sa Puerto Princesa City. So, ang dinadaanan ko doon ay bundok. Nung una, nung bago-bago pala nga doon eh, talaga namang bako-bako talaga yung daan. Kaya sinasabi kong sorpresa kasi gusto kong kumanta. Kaya lang, yung kanta ayaw sa akin. Toink. Ayaw sa akin nung kanta. Pero ako mahilig kumanta. So, ang aawitin kong ito ay handog ko sa inyo lalo na kapag sa panahon nga yung tulad ng sinabi ko kanina na kayo ay nagbibiyahe o nag-iisa. Alam niyo ba nung panahong yun nang ako ay nagtuturo, kailangan ko talaga na kumuha talaga ng motor bago pa lang ako matututo noon, pero pinag-aralan ko na yung aking kinuhang motor, doon na rin ako nag-aral kung paano magmotor. Yung sigsag na tinadaanan na yun, marami doon ang sabihin natin yung naa-aksidente, may nalalaglag na sasakyan, ganun. Tapos sabi nila may nagpapakita pa daw doon. Tapos sabi nila may itinapon daw doong bangkay na hindi ko naman nakita, pero naaamoy ko. Talaga naman nakakasulasok talaga yung amoy na yon. At hindi ko nga alam kung yun nga yung patay na tao. Pero nag-iisa lang talaga ako nagbibiyahe doon. Tapos nagsasabi din na mag-ingat daw ako, lalo na nag-iisa ako, nagmumotor ako. Papunta kasi doon sa south ito, mayroon doong malapit na kolonya. Ito ay kung tawagin ay sa Inagawan Penal Colony. So, Inagawan na yon, doon kasi ako nagtuturo. Ngayon, itong sinasabi kong sigsag na daanan, ang sabi nila, dito daw pumupunta yung mga bilanggo na tumatakas. Ewan ko kung gaano katotoo yun. Pero yun ang sabi sa akin. Pero wala pa naman akong nakita. So salamat naman sa Panginoon dahil ang ginagawa ko kapag nagbibiyahe ako, nagsusuot ako ng panlalaki. Okay, nakapalda ako pero ang palda ko, nakalagay muna siya sa nakalagay siya sa bag. Kasi noon, uso palda. Hindi pa uso ang pantalon noon, ang uniform ng mga teachers. So, nakalagay lang siya sa aking backpack sa likod. Tapos, nagsusot ako ng maong na parabang style ko lalaki. Tapos, naka-jacket ako ng style ko parang kunwari lalaki ako. Kasi mahirap na kung malaman nila nang nagbibiyahe isang babae. Ay, kung harangan ako doon, diba? So, ganun yung ginagawa ko. Parabang yung ginagawa ko parang pinipeke ko yung sarili ko na para makita ng tao ay lalaki yung nagbibiyahe pero actually babae. So kapag dumadaan ako doon, alam nyo ba ang ginagawa ko? Kumakanta ako. So sabi ko, hindi kasi natin alam sa buhay natin kung may mga galit yung tao sa atin o may mga taong nagagalit, may mga taong kaaway na hindi natin alam, and especially ang kaaway natin ay syempre ang diablo, di ba? So, alam nyo naman, ang gusto ng diablo para ang tao ay patayin. Diba sabi naman sa Bible, ang diablo naman nagpunta sa mundo para pumuksa, pumatay, diba? Oh, pero ang Diyos hindi. So, ito yung kinakanta ko. Pero bago yun, nakita ko kasi itong kantang ito dito sa Bible na isinulat ni King David. Oh, ayan. Si King David ay pangalawang hari sa Israel. Siya yung kahalili ni King Saul. Maliit pa lang siya noon. Siya talaga ay pinili ng Diyos para maging hari. Ayan. Alam niyo ba na siya ay tagabantay ng tupa ng kanyang ama? Pero nakikita natin at mababasa natin sa Bible na siya ay isang matapang na pastol.
Ayan, pinapatay niya yung mga puso o mga leon na nais sumila sa kanyang pinabantayan o sa kanyang inaalaga ang mga tupa. Ayan, so pinapatay niya ito. Pero mahilig siyang kumanta ha. Isa siyang musician at isa siyang singer. At siya ay maraming mga kinumpose na kanta. Ito ang nais kong awitin sa inyo, surprise! Dahil ako ay, sabi nga matatawag nilang 125 ang boses. Ibig sabihin ay sintunado. Pero nais ko lang magbigay sa inyo ng kaaliwan at para matutunan nyo rin tong kantang ito upang sa ganun sa inyong pagbibiyahe o sa gitna ng pangamba ay pwede nyo awitin din ito. Nakakapagbigay ito ng kaaliwan. Ito nais ko munang basahin sa Psalms, Book of Psalms chapter 25 verses 1 and 2. Sabi niya, "Unto thee, O Lord, do I lift up my soul." Verse 2, "O my God, I trust in thee. Let me not be ashamed. Let not mine enemies triumph over me." Yan ang aawitin ko sa pagkita. Ayan. Pakinggan niyo. "Unto thee, O Lord, do I lift up my voice. Unto thee, O Lord, do I lift up my voice. Oh my God, I trust in thee. Let me not be ashamed. Let not mine enemies triumph over me. Unto thee, O Lord, do I lift up my voice. Unto thee, O Lord, do I lift up my voice. Oh my God, I trust in thee. Let me not be ashamed. Let not mine enemies triumph over me. Show me thy ways, thy ways, O Lord. Show me thy path, thy path, O Lord. Oh my God, I trust in thee. Let me not be ashamed. Let not mine enemies triumph over me. Show me thy ways, thy ways, O Lord. Show me thy path, thy path, O Lord. Oh my God, I trust in thee. Let me not be ashamed. Let not mine enemies triumph over me. Let me not be ashamed. Let not mine enemies triumph over me. Thank you for watching.